Please subscribe. Ito Manny Vlog. Reactor po ni Ruel. Mga kaibigan, Ito Manny Vlog. Payagan po si Ito Manny Vlog na mag-reactor. Para pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala masyadong records ng ng awayan. Yun po, nababasa ko po sa mga comment, doon po madalas nababasa ko, ibalik daw po yung Edren. Na talaga nga namang napakasaya daw po panoorin, yung Edren, yung tambalang Edu at saka Rina, Karamihan po na nagre-request ay mga senior citizen na, At siyempre, gusto po nila sigurong sumaya din, sa kanilang panonood, kaya ang inaabangan po nila ay sana ay bumalik daw po yung Edren, Pakarami po nagko-comment na ibalik na nga daw po yung Edren, Pero hindi ko po masasagot ang lahat ng iyan. Panoorin muna po natin yung video, At bibigyan po natin ng konting reaction. Pero bago po yan, ako muna po ay bumabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi at pagpalain kayo ng ating Panginoon. At patuloy lang po natin suportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab at Ate Edna Vlog. Nanonood po tayo ng kanilang mga video ay huwag po natin skip yung ads upang sa ganon ay patuloy tayo makatulong sa kanilang adhikain sa pagtulong sa ating kapwa na naghihikaw sa buhay. O ito po yung video na kung saan makikita po natin dito na napakasaya ni Rina at saka ni Kalinga Pedro. At ang kabuuan po ng video ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Kalinga Prab. Ano ang pakiramdam na si Rina ay malapit, malapit sa'yo, malambing sa'yo? Okay yun, kasi parang ko siyang kapatid eh. Ganun, bata lang eh. Bata kasi siya, 15 pa lang yun. Kailangan sa mga tulungan natin siya yung pag-healing niya. Kailangan supportahan natin siya. Kailangan mo gabayan din. Supportahan. Kasi para mas mabilis yung improvement. Ito po ay balik tanaw, Ibig sabihin, ito pong video ito ay medyo matagal na, Binalikan lang po natin. Kasi minsan nakakamiss din po, yung pagsasama ni Kalinga Pedro at saka ni Rina. Talaga nga namang napakasaya. Wala po tayo noong inaabangan, Kundi po yung pagbablog ni Kalinga Prab kay Edu at saka kay Rina. Alas araw-araw, inaabangan natin na sana ay may ma-vlog si Kalinga Prab tungkol kay Edu at saka kay Rina, talagang sikat na sikat po yan. At talagang nag-viral, at million views, karamihan po yung mga senior citizen, at ang mga nasa abroad, ang mga talagang nag-aabang, Kaya, marami po nagre-request na ibalik daw po yung Edren, ibalik daw po yung Edren. At dito ay makikita naman po natin sa kanilang tambalan na talagang napakalakas ng kanilang chemistry. Pero yan po ay noon. Noon po yan. Hindi po natin alam sa ngayon. Kung ganun pa rin kalakas. Kasi siyempre, una't-una si Rina, siyempre, magaling na po siya ngayon. Hindi po kagaya ng dati na talagang meron pa po siyang sakit. Very sweet po siya kaya kay Kalinga Pedro, napakalambing niya kay Kalinga Pedro. At pag nakikita niya si Kalinga Pedro, ay talagang niyayakap-yakap niya. At talagang kilalang kilala niya noon
si Kalinga Pedro. Kahit naman po ngayon, ano, kilalang-kilala pa rin ni Rina si Kalinga Pedro. Kumbaga, nakatatak na rin sa kanya, ano, ang pangalang Edu. Ano po, kilala po ni Rina, ano, kung sino po yung mga taong talagang tumutulong sa kanya, ano, si Kalinga Prab. Ayun, hindi niya po nakakalimutan. Si Juan TV, ano, hindi rin niya po nakakalimutan. At si Jello Mags, ano, hindi niya po nakakalimutan. At itong si, meron pa pong isa eh, Benzan Calyada, ano, yan po hindi niya rin nakakalimutan, ano po. At siyempre si Kalinga Pedro, ano, nung tinanong po, eh, alam niya ang pangalan na, ano, Edu, ano po. Talagang, natatandaan po ni Rina, ano, kung sino po talaga yung mga taong nagmalasakit sa kanya. Ano, si Kuya Bal, ano, kilalang-kilala po ni Rina, ano, katunayan po niya, nung pumunta po doon si Rina sa bahay ni Kuya Bal, nakikwento po ni Ma'am Roda, ay hinihingi nga daw po yung aso. Mahilig po sa hayop itong si Rina, ano, sa mga pet, ay mahilig po siya, ano, kaya nung makita niya po siguro yung aso, ay hinihingi daw po niya kay Kuya Bal, ano. At ayun na, ano, siguro, pwede rin ibalik, ano, pero yan po ay nakadepende siyempre kay Kalinga Prab at saka kay Edu na rin, ano. At ganoon na rin po kay Rina kasi magaling na po si Rina, ano, siyempre kakausapin po yung si Rina. Ano, kaya lang ang problema po diyan ay siyempre nag-aaral po itong si Rina. Ito po isa number 1 'yon, nag-aaral po si Rina at may tutorial pa po yung si Rina pagdating ng hapon. Ano, kumbaga yung schedule ni Rina sa buong isang araw ay talagang punong-puno na, ano. Alos nga po doon nga sa pag nagbo-vlog sa Kalinga Angels ay si Rina hindi nakaka-attend. Ano, kasi busy-busy nga rin po itong si Rina, ano. Hindi po gaya ng dati na talagang wala naman po siyang ginagawa, ano. Ayun po, eh, napakarami na pong ginagawa ni Rina, ano po. At sa papuri ito, eh, si Kalinga Pedro, ano, kung papayag po siya na muli sila magka-partner ni Rina, parang ganun, ano. Eh, siyempre, nung ito po, totoo lang, ano, nung natapos po yung teleserye, eh, ano po, eh, parang nagkaroon ng buzzer, ano, si Kalinga Pedro, ano, napakarami po ng nagsalita, ano, ng hindi maganda kay Kalinga Pedro. Totoo po yun, ano. Kaya noon din, eh, medyo yung loob ko, eh, medyo parang sabi ko, eh, bakit naman kailangang i-bus si Kalinga Pedro, eh, siya na nga yung parang tumutulong, ano, at parang nagiging kuya kay Rina, ano. Yun po ang papel noon ni Kalinga Pedro, eh, kay, sa buhay ni Rina. Pero nung natapos po yung teleserye, eh, binabas po siya. Eh, sana, eh, naunawaan din po ng mga buser na ng mga taong nambabas kay Kalinga Pedro na hindi naman po tama yung ganun, ano. O, tapos ngayon, eh, ina nga po, kung sakaling ibabalik yung Edren, tapos ay paano po pagka natapos na uli yung teleserye, di ibabas na naman pong muli si Kalinga Pedro. Hindi maganda. Ano po, kumbaga, hindi maganda na pangyayari, ano, sa buhay ni Kalinga Pedro. Ano, hindi po masarap yung masaktan, ano, di po ba? Napakasakit po nung, talagang nababasa ko yung mga binabas noon kay Kalinga Pedro. Eh, talagang napakasakit, ano po. Kung ako nga po na hindi naman po ako si Kalinga Pedro, eh talaga nasasaktan po ako, eh. Doon po sa mga sinasabi kay Kalinga Pedro noon. Ano po? Eh si Kalinga Pedro pa kaya na siya ang sinasabihan, ano. Kaya 'yun po ang sa aking paliwanag, ano. 'Yun po ang sa aking paliwanag na siguro hindi ko po alam kung papayag 'yan, ano. Saka medyo malabo na po siguro na maibalik ang Edren. Hindi po natin alam. Ano, yan po ay depende siyempre kay Kalinga Prab at kay Kalinga Pedro. Kaya yun po, no, nagbalik tanaw lang po tayo doon sa dating vlog ni Kalinga Prab kay Rina Tedo. At nakita naman po natin noon, eh napakasaya po nilang dalawa. No? Kaya hanggang ngayon, ay natatandaan po ni Rina ang pangalan ni Kalinga Pedro. At hindi niya po yan nakakalimutan kasi, akala nga po natin makakalimutan kasi sabi nga po noon ni Kalinga Pedro, eh, pag magaling ka na, eh, baka makalimutan mo na ako. Pero hindi po nakalimutan ni Rina, no. Kaya nakakatawa, ano po. Kaya yun po, no. Maraming salamat po sa inyong lahat at patuloy lang po natin suportahan ang Team Kalinga, ano po, sa pamumuno ni Kuya Bal Santos Matubang
Kalinga Prabat, ang Ate Ada Vlog, Roda Mix Vlog, ano, supportahan po natin. Kalinga Pedu, ano po, ayan po, supportahan po natin. At lahat po ng K-Boys, ano, supportahan po natin. At talagang napakababait naman po nilang tao. Ayan din po yung mga charity vlogger na Kalinga Partner, mga reactor na legit, ano po, supportahan po natin, ano po. At ganun din po ako, ano, ako po yung nakikiusap. Tito Manny Vlog, pakisupportahan din po. God bless you all. Diyos mabalos.